Ano ba yan, Clara? Sigaw ni Mika kay Clara nang masagi nito ang makeup kit habang naglilinis ito ng kanyang vanity table. Mabilis namang lumuhod si Clara upang tignan kung okay ba ang makeup. Pero sa kasamaang palad ay nagkabasag-basag at nagkadurog-durog na ito. Namutla ang mukha ni Clara habang mas lalong namula naman sa galit ang kapatid niyang si Mika. Walang yaka, Clara! Alam mo ba kung magkano yan? Nakakainis naman eh! Sorry, Mika. Babayaran ko na lang. Babayaran? Nipisong duli nga, wala ka. Paano mo mababayaran yan, ha? Lagpas 1,000 yan. Saan ka kukuha ng pambayad? Pasensya na talaga. Walang magagawa yung pasensya mo. Bayaran mo yan? Oo, babayaran ko. Pagtitiyak ni Clara kahit hindi niya rin talaga alam kung saan kukuha ng pambayad. Kakagraduate niya pa lang kasi ng college at kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Hindi pa nga siya nakakaluwas ng Maynila para gawin yon dahil hindi siya binibigyan ng mama nila kahit pamasahe man lang. Nix, kalma! Natatawang sabi ni Justin, isa pa nilang kapatid. Nakaagad pumunta sa kwarto ni Nika nang marinig ang kumusyon. Baka nakakalimutan mong magiging mayaman na yung ate mo. Napangiwi si Nika sa word na ate. Never naman kasi nilang tinuring na kapatid si Clara. Para nila itong kasambahay kung itrato. Mababayaran ka na niyan, dagdag pa ni Justin. Natigilan si Nika nang tila may naalala bago biglang umisi. Oo nga no, ipapakasal nga pala siya ni mama sa isang mayaman. Pero lumpong lalaki. Ipapakasal? Naguguluhang tanong ni Clara. Oo, oops! Hindi pa ba nasabi ni mama sa'yo? Litong-lito si Clara habang pinagmamasdan ang mga kapatid. Sa laki ng mga ngisi nito, parang hindi sila nagbibiro. Hindi ko alam yung sinasabi niyo, anya. Oh, hindi niya pa alam. Tawang-tawang sabi ni Justin. Kawawa ka naman, Clara. Isang lalaking lumpo ang mapapangasawa mo. Siguradong aalilain ka nun ng husto at papagurin ka sa pag-aalaga, sabi naman ni Nika. Doon lang nag-sink in kay Clara lahat ng sinasabi ng mga kapatid. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad nang pinuntahan ang mama nilang nasa kabilang kwarto lamang upang kumprontahin. Mama, tama bang sinasabi ni Nika at Justin? Ipapakasal niyo raw ako? Diyos ko naman, Clara! Bigla-bigla ka nalang pumapasok ng kwarto ko, ha? Galit na asik ng kanyang ina na si Lourdes. Totoo po ba yun? O hindi? Oh, ano naman kung totoo? Bakit parang galit ka? Ano, aangal ka? Pagkatapos ng pagpapatira at pagpapaaral ko sa'yo dito? Hindi nakapagsalita si Clara sa labis na gulat. May utang ang pamilya natin sa mga Valle. 1,000,000. Utang pa yata ng kaninununuan ng lolo mo. At ngayon, nagpaparamdam na naman ulit sila. Wala tayong pambayad, Clara. Anong gusto mong gawin ko, ha? Sakto namang nalaman kong naghahanap ng mapapangasawa ang Mr. Valle na yun. Kaya sabi ko ikaw na lang yung asawahin kapalit ng utang natin. So, ipambabayad niyo po ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. May masama ba, ha? Ito na lang ang isipin mo. Utang na loob mo sa akin kapalit ng buhay mo. Tuluyan ang bumuhos ang mga luha ni Clara. Alam niya naman noon pa na hindi talaga siya gusto ng ina. Pero hindi niya akalaing ganito pala kasagad sa buto ang pagkadisgusto nito sa kanya. Hindi siya nito mahal bilang anak. Wala siyang kahit kapiranggot na halaga para dito. Isa kasi siyang bunga sa pagkakarape sa ina niyang si Lourdes nung ito'y dalagita pa. Kwento ng yumaon niyang tita, kamuntik na siyang ipalaglag ng ina kung hindi lang ito pinigilan. Pero para din naman siyang patay sa lahat ng pang-aalipusta sa kanya ng ina at mga kapatid. Siya ang itinuturing na black sheep ng pamilya. Ngunit kahit ganon, lumaki naman siyang mabuting bata at masiyahin. Kaya lang sa mga ganitong panahon, hindi talaga siya magiging masaya. Total, alam mo na rin naman ngayon. Makipagkita ka na kay Mr. Valle mamayang gabi. Tatawagan ko na siya ngayon. Pinahid ni Clara ang mga luha sa kanyang pisngi
at hindi na sumagot. Ayaw niya. Ayaw niya sa gustong mangyari ng ina. Pero ano nga bang magagawa niya? Wala. Kapag hindi siya sumunod, malilintikan siya. Kapag di naman sumunod siya, malilintikan din. Hindi niya na alam kung ano ang dapat gawin. Sa huli, natagpuan na lamang niya ang kanyang sariling nasa harapan ng isang lalaking naka-wheelchair. Anong pangalan mo? Tanong ni Mr. Valle sa kanya. Bata pa lang si Mr. Valle, nasa early 30s pa lamang. Gwapo ito at makisig ang pangangatawan. Bigla tuloy na paisip si Clara kung paano ito nalumpo. Ulumpo na talaga ito mula pa pagkabata. Bakit kasi hindi muna siya nag-research bago nakipagkita? Clara po. Ilang taong ka na? 23 po. Remove the po. You are going to marry me 2 months from now. Seryoso nga sabi nito. Diretsong tinignan ni Clara si Mr. Valle. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Seryosong seryoso ang mukha nito at may pagkamisteryoso ang aura. Alam mo naman siguro kung bakit ka nandito, hindi ba? Wika pa nito. Ako na yung pambayad sa utang ng pamilya namin. Tila may tinik sa lalamunan na sagot ni Clara. Nakayuko at nasasaktan pa rin sa katotohanan na yun. Kung hindi ka sisipot sa kasal natin o tatanggi ka, ang nakababatang kapatid mong babae ang papalit. Ha? 19 pa lang ang kapatid ko. Hindi naman umimik si Mr. Valle. Nanlamig tuloy ang mukha ni Clara. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng tumanggi talaga. Maldita at palagi siyang pinagsasalitaan ng masakit ni Nika. Pero hindi niya naman kayang gawin ito dito. Kapatid niya pa rin ito kahit anong mangyari. Kapag tumakas siya at napunta kay Nika, parang wala na rin siyang pinagkaiba sa mga kapatid at mama niya. Hindi ako tatakas. Matapang na sagot ni Clara. Kumilos ang butler ni Mr. Valle pagkatapos sumagot ni Clara at naglapag ng papel sa kanyang harapan. Ano to? Takang tanong niya. Kontrata po yan tungkol sa mga bagay na sinang-ayunan niyo ngayon, my lady. Sobrang galang na sagot ng payat at matandang butler. Pirmahan ko? Tanong niya ulit kahit obvious naman ang sagot. Habang nakikipag-usap si Clara sa butler, nakatitig naman sa kanya si Mr. Grayson Valle. Pinagmamasdan ni Grayson ang gestures, expressions at kung paano makipag-usap si Clara. So far, parang si Clara na ang pinaka-the best na kandidata para maging asawa niya. Bukod kasi kay Clara, may iba pang naunang pinagpilian si Grayson. Pero lahat ng yun ay failed. Kung hindi gold digger, humingiwi kapag nakikita siyang naka-wheelchair. Kay Clara lang nakikita ni Grayson ngayon ang kawalan ng pakialam, in a positive way. At hindi pa nagkamali ng kilati si Grayson sa isang tao buong buhay niya. Nasisiguro niyang mabait at mabuting tao si Clara. Ito lang po ba lahat? Tanong ni Clara. Yes, my lady. Sagot ng butler. Sinipat ni Clara si Grayson at nahuli ang titig nito. Pero kahit nahuli niya si Grayson, hindi man lang ito nang iwas ng tingin. Siya pa ang napaiwas sa sobrang intense ng titig nito. Pagkatapos ng tagpo na yon ay naging mabilis na ang takbo ng mga araw para kay Clara. Lalo na dahil sinimulan na rin ang paghahanda para sa nalalapit nilang kasal. Sa mga oras na yun lang natanto ni Clara kung gaano kayaman si Grayson. Paano kasi? Sobrang engrande na magiging kasal nila. Sabay yung pakakasalan ni Mr. Valle? Natigilan si Clara sa pagtingin sa sarili sa salamin habang suot na ang napiling wedding gown. Nasa butik sila ngayon ni Grayson para sa tucks and gown fitting. Siya nga, dinig niyang sagot ng isa pang clerk. Naku, siya pala ang malas na babae. Kahit mayaman yan si Mr. Valle, hindi ko yan pakakasalan. Mayaman nga, lumpo naman. Gwapo naman yun na. Kahit na, kung kukutsain lang din ako ng ibang tao dahil lumpo ang asawa ko, huwag na lang. Biglang napatingin si Clara kay Grayson na ngayon ay naghihintay sa labas. Nakaupo sa wheelchair at katabi si Butler Ben. For a fleeting moment, nakaramdam siya ng awa. Kaya ba nakailang hanap ng babae si Grayson ay dahil sa ganito? Kinukutsasa at umaatras naman ang mga babae para makaiwas. Bumuntong hininga si Clara at nilapitan ang mga clerk. Yes ma'am, may kailangan po ba kayo?
kunyaring mababait na sabi ng mga ito. Ayoko pala nito, sabi niya. Ay sige po, ma'am. Alin na lang po yung gusto niyo? Wala. Ayoko na dito. Kung ganito niyo lang din tratuhin ang mga customers niyo, mas mabuti siguro kung i-boycott na lang tong butik niyo, no? Galit niyang sabi. Ma'am? Namutla ang mga sales clerk. Narinig ko ang mga pinag-uusapan niyo tungkol kay Mr. Valle. Kahit mayaman siya, hindi mo siya papakasalan? Bakit? Sa tingin mo ba pakakasalan ka rin niya? Hindi siya pumapatol sa mga cheap at may mga pangit na mindset tulad niyo. Pweh, sabay talikod ni Clara at balik sa fitting room. Kaagad namang napasunod ang tatlong clerk sa kanya sa takot na baka magsumbong siya kay Grayson at mawalan sila ng trabaho ora mismo. Ma'am, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Huwag niyo po kaming isumbong. Hindi ko kayo isusumbong. Pero sana, huwag niyo nang uulitin ng ganito sa ibang customers niyo. What if kayo yung malumpo? Makakatawa pa ba kayo? Malamang hindi. Sana lang hindi kayo malumpo. At saka ano bang pakialam niyo sa buhay ng ibang tao? Intindihin niyo ang mga buhay niyo, hindi buhay ng iba. Sabi niya bago sinara ang pinto ng fitting room. Kahit mahirap, mag-isa niya na lang hinubad ang wedding dress at nagpalit ng damit. What happened to you? Takang tanong ni Grayson pagpalit niya dito. What happened to your chosen gown? Dapat kasi, ipapakita niya pa ang napiling wedding gown kay Grayson. Wala akong nagustuhan dito. Pwede bang sa iba na lang tayo? Palusot na lang ni Clara sabay ngiti. Hindi niya sasabihin kay Grayson ang tungkol sa narinig. Siyempre, baka mahiya lang ito at malungkot. Hindi niya pa rin alam kung paano nalumpo si Grayson at hindi niya na yata yun itatanong pa. Wala kang magustuhan dito? Seryosong tanong ni Grayson. Medyo kinabahan si Clara na baka mahulaan ni Grayson ang nangyari, pero kinalma niya ang sarili. Oo. Wala talaga akong mapili. Di ba pwedeng sa ibang butik? Kailangan ba dito talaga? Hindi sumagot si Grayson at nilingon ang butler na siyang sumagot sa tanong niya. Pwede po sa ibang butik, Lady Clara, kung yun ang gusto niyo. Let's go. Sabi ni Grayson at hinarap na palabas ang sariling wheelchair. Kaagad itong tinulungan ni Butler Ben at ito na rin ang nagtulak ng wheelchair habang palabas sila. Gustong gusto sana talaga ni Clara ang napiling wedding gown sa butik na yun. Pero mabuti na lamang ay nakahanap rin naman siya ng mas maganda sa ikalawang butik. Plus, wala na rin mga chismosa at toxic na clerk. Mababait ang mga naroon. Ang ganda-ganda niyo po, ma'am. Bagay na bagay po kayo ni Mr. Valle. Ang swerte-swerte niyo po sa kanya. Kinikilig na sabi ng nag-aayos sa kanya. Napangiti si Clara. Thank you po. Ma'am, okay na po. Buksan na po natin yung kurtina para makita na po ni Mr. Valle. Sige po. Pagbukas ng kurtina, nakita niya kaagad na mag-isa lang si Grayson doon. Wala si Butler Ben na lumabas muna saglit. Nang mag-angat ng tingin si Grayson sa kanya, ay agad siyang umiti ng tipid. Samantala, medyo natingilan naman at namangha si Grayson. Okay ba to? O masyadong ano? Tanong ni Clara. Umiling si Grayson. You look perfect. Uminit muli ang pisngi ni Clara. Sige, ito na lang. Thank you. Tumangulang si Grayson. Seryoso at malalim siyang tinititigan. Gumiti ulit si Clara bago sinenyasan ang mga clerk na lumapit na para makapagbihis na siya. Pagsara muli ng kurtina, saktong dumating si Butler Ben na tumabi kay Grayson. Ang tingin ni Grayson ay nasa sumarang kurtina pa rin. Master, balak niyo na bang sabihin kay Lady Clara ang totoo? Tanong ng matanda. I don't know yet. Blanco ang mukhang sagot ni Grayson. Kapag ikinasal na po kayo, baka mahalata niya rin kalaunan. If she'd ask, I will tell her. Pero sa ngayon, wala pa akong makitang dahilan para sabihin sa kanya. Ngumiti si Butler Ben at bahagyang yumuko. Naiintindihan ko po, Master. Sa nalalapit na kasal, inimbitahan ni Grayson ang lahat ng mabibigat na tao sa bansa. Samantalang si Clara, tanging mga kapatid at mama niya lamang ang kanyang inimbita. Why don't you invite your friends? Mababa ang boses na tanong ni Grayson nung naglilista sila ng mga iimbitahan. Wala naman ako masyadong kaibigan.
Tipid ng ngiti ni Clara. Wala? Bakit? Awkward na ngumiti si Clara kay Grayson. Doon naman na pagtanto ni Grayson na baka hindi tama ang pagtanong niya. I'm sorry for asking. You can just ignore my question. Wika ni Grayson. Okay lang. Wala lang talaga akong mahanap na maayos kaya wala akong mailalagay. Okay naman na sa akin yung pamilya ko. May ngiti sa labing sagot na lang ni Clara. Ang totoo kasi, wala siyang makuhang permanenteng kaibigan. Kapag kasi nagkakaroon siya, inaaway ni Nika. O kaya naman minsan ay pinapahiya siya sa harap nito. Sinasabi rin na anak siya ng isang rapist. Kaya nilalayuan siya ng mga itinuring na kaibigan. Eh ikaw, parang hindi ko pa yata namimit ang ilan sa mga kapamilya mo? Ang mga magulang mo? Takang tanong ni Clara pabalik. Natahimik si Grayson. My parents died in a car crash 15 years ago. Napasinghap si Clara at napatakip ng bibig sa pagkakamali. Sorry, hindi ko alam. It's okay. Eh, ang ibang kamag-anak mo naman. Ako kasi yung mga kamag-anak ko nasa malalayong lugar. Tsaka hindi ko rin naman sila ka-close. Hindi ko rin ka-close yung ibang kamag-anak. But I invited those who are near the city. Especially my cousin Nicholas. Ipapakilala kita sa kanya sa kasal natin. Tumango si Clara at ngumiti. Okay. Kaswa lang ang pag-uusap ni na Clara at Grayson lagi. Pero kapag nagtatanong si Grayson ng mga bagay-bagay tungkol kay Clara minsan, nagtatanong na rin si Clara pabalik. Sobrang bait ni Grayson kay Clara. Bagay na hindi inaasahan ng dalaga. Buong akala niya kasi magiging tila impyerno ang buhay niya kapag nakilala na ang Mr. Valle na tinutukoy ng kanyang ina. Ngunit hindi ganun ang nangyari. Kalmado at mahinahon lagi kung kausap si Grayson. Mahaba rin ang pasensya nito. At palaging hinihingi ang opinyon niya sa ilang bagay para sa kanilang kasala. Minsan tuloy nakakalimot na siyang para nga pala sa utang ng pamilya nila. Kaya siya magpapakasal kay Grayson. Hindi ko na alam kung maswerte ba ako o malas sa mga nangyayari. Pabuntong hiningang bulong ni Clara. Hindi sa simbahan kundi sa malaking function hall ng isang 5-star hotel na pag-aari ni Grayson sa Maynila ginanap ang engrandeng kasal nila. Higit isang daang dumalo at sa sobrang bilis na mga pangyayari, halos mahilo na si Clara. Na-relax lang siya ng wedding reception na. Mr. Valle! Tawag ng isang matanda kay Grayson habang kumakain silang dalawa. Abala na rin ang lahat ng mga tao sa pagkain, pero may mga mangilan-ngilan na lumalapit sa kanila upang personal na bumati. Mr. Sanchez! Wika ni Grayson. Congratulations for having a very beautiful wife! Compliment nito na nagpapula sa pisngi ni Clara. Ngumiti si Grayson. Thank you! Thank you for coming despite your tight schedule, Mr. Sanchez. No worries, iho. Masaya akong nakahanap ka na ng makakasama habang buhay. Ang tanging hiling ko lamang ay maging masaya at healthy ang inyong pagsasama. At syempre, tumagal! Sabay halakhak ng matanda. Sunod na lumapit sa kanila ang lalaking kasing edad ni Grayson. Sa hindi malamang dahilan, biglang bumigat ang atmosphere ng paligid pagdating nito. Congratulations, Grayson! Nakangising sabi nito pero hindi maramdaman ni Clara ang sincerity. Nicholas, thank you for coming. Malamig na sabi ni Grayson. Oh, ito yung pinsan niya raw ah. Sa isip-isip ni Clara. Of course, I'll come. Gusto kong makita kung anong itsura ng babaeng nauto mong alagaan ka habang buhay. Sabi ni Nicholas. Napakunot ang noo ni Clara. Sa kanya naman bumaling si Nicholas ngayon. Well, sa nakikita ko, not bad. Maganda naman. But miss, sigurado ka na ba talaga sa pinsan kong to? You know, I am much better than him. Lalo na sa kama. Wala kang mapapala sa lumpong to. Hindi ka mag-e-enjoy. Kaagad na na-offend si Clara. Bastos, Anya. Humalakhak si Nicholas. Nang iinsulto lalo. Just call me if you're sick of him already. Everyone does, so don't worry. Nicholas, my wife isn't pleased with your words. I would prefer you to stop and leave if you continue act like that.
Kalmadong sabi ni Grayson kahit nakakuyom na ang kamao nito sa ilalim ng lamesa. Bakit mo kasi siya inimbita? Hindi naman natin kailangan dito ng asong ulo na tumatahol sa inggit. Sabay irap ni Clara. What did you say, bitch? Ben, mahinahong tawag ni Grayson kay Butler Ben. Mabilis na kumilos si Butler Ben na nasa likod lamang ng dalawa. Master Nicholas, balik na po kayo sa lamesa niyo. Giya nito. Umigting ang panga ni Nicholas bago padabog na lumaya sa harapan nila. Agad bumaling si Clara kay Grayson. Bakit mo sa inimbita? Dapat hindi na. I'm sorry. I didn't know he would say that to you. Palagi ka ba niyang ginaganon? Natigilan saglit si Grayson at nagtaka kung bakit napunta sa kanya. Pero tumangu pa rin siya. Yes. Kung ganun, dapat hindi mo na siya inimbitahan. This is a special day, Clara. I never thought he would do that today. Sa susunod, huwag mo na siyang imbitahan. Hindi sa pinapangunahan kita. Pero hindi mo dapat hinahayaang insultuhin ka lagi ng pinsan mong yun. Wow, Clara. Coming from you, na nagpapaalipusta sa sarili mong pamilya. Wika niya sa kanyang sarili. Ang dali talagang sabihin sa ibang tao, pero ang hirap kapag ikaw na ang nasa sitwasyon. Natahimik ka agad si Clara nang ma-realize yun, pero hindi niya nabinawi. Tama naman kasi yun. Tumango si Grayson, malalim ang tingin sa asawa sa pagkamangha. I understand. I'm sorry. Sabay hawak ni Grayson sa kamay ni Clara. Natigilan si Clara at napaiwas na lang ng tingin sa hiya. Clara, anak! Malaki ang ngiting niyakap si Clara ng kanyang ina. Congratulations! Baka naman pwede mo kaming abutan ng nakuha niyong pera ngayon. Yung malaki-laki sana. Mayaman naman yung si Grayson. Hindi niyo naman kailangan yun. Bulong ng kanyang ina sa kanya. Napasinghap si Clara at napalingon kay Grayson. Mabuti na lamang ay may kausap itong iba. Mama, hindi pwede. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggihan ni Clara ang ina. Ano? Kamuntik nang lumakas ang boses ni Lourdes. Napalingon tuloy si Grayson sa kanila. May problema ba, Mrs. Gomez? Mr. Valle! Pasensya ka na. Pero pwede bang makahingi ng pera? Pamasahe lang kasi papunta dito yung dala namin. Hiyang-hiya si Clara sa sinabi ng ina. Hiyang-hiya siya kay Grayson. Mama! Saway niya sa labis na hiya. Pwede naman po kayong magstay sa bahay ko ngayong gabi at sa mga susunod pang araw. Wika ni Grayson. Naku! May pasok kasi si Nanika at Justin. College na sila pareho kaya hindi pwedeng umabsent. Peking ngiti ni Lourdes. Alright. Sabay labas ni Grayson ang wallet. Napahawak si Clara sa braso ng asawa. Nilingon siya ni Grayson. Why? Tanong nito. Takot na sinulya pa ni Clara ang ina na nanlilisik siyang tinitingnan. Alam niya kasing may pera naman talaga ang mama niya. Imposibleng wala dahil may trabaho naman ito. Gagatasan lang talaga si Grayson at hindi tama yun. Sigurado ka ba? Tanong niya kay Grayson. Ako nilang ang magbibigay kay mama. It's okay. She's your mother after all. Sagot ni Grayson at nagbigay na ng 20,000 sa mama niya. Nagningning ang mga mata ni Lourdes at si Nanika at Justin naman ay halos tumalon sa tuwa nang makita yun. Napayuko na lamang si Clara. Maraming salamat, Mr. Valle. Hulog ka ng langit. Ikaw nang bahala sa anak namin. Clara, paalam anak. Bibisita kami. Sabay alis ng pamilya niya. Are you okay? Mahinahong tanong ni Grayson at hinawakan ng kamay niya. Tumango na lang si Clara. Bumuntong hininga si Grayson. Alam ni Grayson ang tungkol sa background ng pamilya ni Clara, kaya hindi rin lingid sa kanyang kaalaman ang matinding hirap na sinapit ng asawa niya dito. Ang mga pang-aalipusta at pang-aabuso. Humigpit ang hawak ni Grayson sa kamay ni Clara, kaya napaangat ng tingin si Clara sa kanya. Humiti si Grayson. I know what your mother and siblings do to you. Don't worry. Poprotektahan na kita simula ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara sa narinig. Hindi kailangan. You are my wife now. I won't let anyone hurt you. Tumulo ang luha ni Clara at tumangu-tango. Pinalis naman ni Grayson yun at hinalikan din siya nito sa noo. Nung gabing yun,
Pinangako na rin tuloy ni Clara na gagawin niya ang lahat upang alagaan si Grayson para mabalik niya lahat ng kabutihan nito sa kanya. Isa rin talaga kasi sa naiisip niyang dahilan kaya naghanap ng asawa si Grayson ay para may mag-alaga dito. Wow! Ang laki naman ng bahay mo! Hindi mapigilang bulalas ni Clara nang iuwi na siya doon ni Grayson. This will be also your house now. Wika ni Grayson habang tinutulak ni Butler Ben ang wheelchair nito papasok ng bahay. Tumigil muna sila sa living room. Master, uuwi na po ako. Congratulations po ulit sa inyong dalawa. Sabay uko ng matanda. Ha? Uuwi kayo saan, Butler Ben? Hindi ba kayo dito nakatira? Takang tanong ni Clara. Ngumiti si Butler Ben. Hindi po, my lady. May pamilya kasi akong kailangang uwian din. Inalok din ako ni Master noon, kaya lang mas gusto ko sa bahay namin. Ganun ba? Ikaw nang bahala kay Master. Sabay uko ulit ni Butler Ben. Opo. Pag-alis ni Butler Ben ay si Clara na ang nagtulak ng wheelchair. Nilapit niya na sana sa hagdan si Grayson habang iniisip kung paano iaakyat ang asawa nang pigilan siya nito. May elevator dito. Meron? Gulat na tanong ni Clara. Napangisi si Grayson. Paano mo naman naiisip iakyat ako? Through those stairs? Namula sa hiya si Clara. Dapat kasi sinabi mo agad, nasan yung elevator? Over there. Kanina pa namamangha si Clara, pero ang kaalamang ma-elevator ay nakakamangha. Oo nga naman, tama lang na dapat ma-elevator dahil sa kalagayan ni Grayson. Ang tanga niya talaga minsan. Tulungan na kitang magbihis? Sabi ni Clara kay Grayson nang nasa kwarto na sila. Hinubad ni Clara ang white long sleeve na suot ni Grayson. At pagkatapos, nililipad ang isip na i-unbuckle ang belt ng pants nito. Akmang hihilahin niya na sana yun na paibaba nang hawakan bigla ni Grayson ang kamay niya. Bakit? Gulat niyang tanong. Umiwas ng tingin ang namumulang si Grayson. Ako na. Doon naman napagtanto ni Clara ang nagawa. Napaayos siya ng tayo at napalayo sa hiya. Sorry. Bumuntong hininga si Grayson. It's okay. I know you're tired. Mauna ka na mag-shower and take a rest. Mahinahong sabi nito. Okay. Wika ni Clara. At umamba na sa paglabas. Clara! Pigil ni Grayson sa kanya. Po? Saan ka pupunta? Sa kwarto ko. Sabi mo mag-shower at magpahinga. This is also your room. Ha? Tila na iskandalong bulalas ni Clara. Nanlalaki ang mga mata. Dito rin yung kwarto ko? Iisa lang ang kwarto natin? Yes. Mag-asawa naman tayo. May masama ba dun? Kunot ang noo na katwiran ni Grayson. Parang nalilito na rin tuloy. Oo nga. Kaya lang, akala ko. Don't worry. Wala akong gagawing masama sa'yo. I respect you, Clara. We're just going to sleep in the same bed. Nothing will happen. I promise. I'm not going to force you in anything. Sinserong sabi ni Grayson. Ilang saglit pang pag-aalangan bago tuluyang nakumbinsi si Clara. Unti-unti siyang tumango. Okay. Maliligo na ako. Tumango lang si Grayson. Your clothes are already fixed in the walk-in closet too. Mabilis na tumakbo si Clara papasok sa bathroom. Sa hindi niya malamang dahilan ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Marahas siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago naligo. Pagkatapos maligo ay nakita nga ni Clara na nakahanger na ang lahat ng kanyang mga damit sa loob ng malaking walk-in closet ni Grayson. Wow! Ang laki naman ito! Walk-in pa lang to ah! Pero doble na ng kwarto ko! Manghang sambit niya. May dalawang magkatapat na wardrobe doon. Ang una niyang binuksan, mga damit ni Grayson ang bumungad sa kanya. Sa katapat na wardrobe, naroon ang kanyang mga damit. Ha? Mga damit ko ba to? Takang tanong niya. Nag-init ang pisngi niya nang paghanap niya ng pantulog ay puro maikling nightgown lang ang nakita. Ano ba tong mga to? Hindi naman ako nagsusuot ng mga ganito.
nakangiwing bulong niya. Sinubukan niya pang maghanap ng iba pa, pero yun lamang talaga ang nakita niya, ni hindi niya makita ang lahat ng damit na dinala niya. Sa huli tuloy, wala siyang nagawa, kundi kumuha ng isang pinakamaayos bago lumabas. Grayson, tapos na ako. Naiilang na sabi niya. Tumango si Grayson na umiwas lang ng tingin pagkakita sa kanya. Tinulak nito ang sariling wheelchair papasok sa bathroom at doon lang nakahinga ng maluwag si Clara. Matutulog na ako. Kabadong bulong ni Clara at mabilis nang nahiga sa kama. Kabadong kabado siya. Gagawin ba namin yun? Nag-init ang kanyang pisngi sa mga naiisip. Samantala, sa loob naman ng banyo ay nag-ring ang cellphone ni Grayson bago pa siya makaligo. Hello? Seryosong sagot niya. Grayson! Wika ni Nicholas sa kabilang linya. Your wife is a low-class bitch. Kung wala kang matinong sasabihin, ibababa ko na to. Mahinahong sagot ni Grayson bago pinutol ang tawag. Tumayo sa bigla mula sa pagkakaupo sa wheelchair at naglakad gamit ang sariling mga paa patungo sa harap ng salamin na tila ba wala naman talagang malalang damage sa binti. Which is wala naman talaga dahil nagpapanggap lang siyang lumpo. Pagkatapos niyang maligo, bumalik siya sa wheelchair at lumabas. Inaasahan niyang gising pa si Clara. Ngunit laking gulat niya na makitang tulog na ito at halos ukupahin pa ang malaking kama. Napailing-iling na lang si Grayson at napangisi bago sumiksik sa kaunting espasyo sa tabi ni Clara. Anong? Nanlalaki ang mga matang sambit ni Clara nang pagising niya kinaumagahan ay magkatabi na sila ni Grayson sa kama at ang braso nito ay niyayakap siya. Daing ng tulog na tulog pang si Grayson. Namula hanggang lieg si Clara. Sobrang lapit kasi ni Grayson sa kanya. At kahibla na lamang ay pwede na silang maghalikan. Naalala tuloy ni Clara kung paanong imbis na sa lips ay sanuos sa kinis ni Grayson sa kasal nila kahapon. Bago pa magising si Grayson ay bumangon na si Clara para maghanda na ng kanilang breakfast. Ma'am, kami na po niyan. Pigil ng chef. Ako na po ate. Gusto kong ipagluto si Grayson. Nakangiting sagot niya. Wala nang nagawa ang chef. Sinabi na lang nito ang mga muesli na pinapaluto ni Grayson. Good morning! Napatalon sa gulat si Clara habang tumutulong sa mga maid sa pag-aayos ng lamesa. Nilingon niya si Grayson na bagong gising at sa likod nito si Butler Ben na tinutulak ang wheelchair nito. Ngumiti si Clara. Good morning! Good morning din po, Butler Ben! Ah, mukhang maganda ang gising niyo, my lady! Malisyoso nitong sabi sabay tingin kay Grayson. Nag-init ang pisngi ni Clara. Ha? Ano po kasi? Butler Ben, saluhan mo kami sa pagkain. Wika ni Grayson. Ah, tama. Saluhan niyo na po kami, Butler Ben. Ako po ang nagluto nito. Nakangiting pagbida ni Clara. Napalingon tuloy sa kanya si Grayson na nagulat. Samantala, ngumiti si Butler Ben at umiling. Kumain na po ako, my lady. Master, salamat po sa pag-alok. Ganun ba? Wika ni Clara. Niluto mo ba lahat ng to, Clara? Tanong ni Grayson. Ngumiti si Clara at tumango. Oo, sana magustuhan mo. Tinapat ni Butler Ben ang wheelchair ni Grayson sa lamesa para makapagsimula na ito sa pagkain. Mabilis namang inasikaso ni Clara si Grayson, dahilan para magulat pa ang lalaki. Sinalinan pa siya ni Clara ng tubig sa kanyang baso habang may ngiti sa labi. Are you okay? Takang tanong ni Grayson. You look happy. May reason ba para hindi? Positibo ngayon si Clara sa hindi malamang dahilan. Siguro dahil nakaalis na rin siya sa wakas sa bahay ng ina. Plus feeling niya pa, bilong na bilong siya sa bahay ni Grayson na never niya naranasan sa bahay na tinitirhan niya ng ilang taon. Ano, kumusta? Masarap ba? Nag-aabang na tanong ni Clara. Tumango si Grayson pagkatapos ng isang tikim. You're a good cook. Nako, Ma'am Clara, baka mawalan ako bigla ng trabaho ah. Biro ng chef. Nagtawanan silang lahat. Napangiti naman si Clara. Ang inaasahan niya talaga, aalagaan niya si Grayson. Siya rin ang gagawa ng household chores. Yun na talaga ang pinaghahandaan niyang mangyari.
Ngunit hindi ganun ang ginagawa niya sa araw-araw bilang asawa ni Grayson. Wala siyang ginawa kundi humilata lang at tumulala maghapon sa TV. Paano kasi? Pinagbawalan siya ni Grayson na gumawa ng gawaing bahay. Bakit hindi pwede? Takang tanong niya kay Grayson ang pag-usapan nila yun. Hindi kita pinakasalan para maging katulong. Simpleng sagot ni Grayson habang nakatutok sa laptop. Eh wala naman akong ginagawa dito. At saka sanay ako sa gawaing bahay. But I didn't marry you for that. Just watch dramas and rest. Rest? Wala na nga akong ginagawa. Ano pang ipapahinga ko nun? Nagpigil ng tawa si Butler Ben na tahimik na pinapakinggan ang kanilang usapan. Kahit pagplansya ng damit mo, pinipigilan ako ng maids. Wika ni Clara. Because you don't need to do that. Kaya nga tayo may kasambahay para sila nang gumawa nun. Biglang hindi alam ni Clara kung ano ang dapat maramdaman. Naninibago siya at hindi makapaniwala. Ang akala niya kasi, kapag ikinasal siya ay mas magiging alila pa siya lalo. Ngunit bakit ganito? Parang gusto niya tuloy maiyak. Iniisip niya kung ano ang magandang nagawa niya nitong nakaraang mga buwan upang maging maswerte sa bigla kay Grayson. Thank you, Grayson. Madamdaming saad ni Clara. Thank you kasi ganyan ang mindset mo. Gumiti si Grayson at saka lamang nag-angat ng tingin sa kanya. Kaya lang hindi talaga ako sanay na humilata lang maghapon at manood ng movies. Dagdag ni Clara. Lahat na yata napanood ko na. Baka pwedeng hayaan mo na lang ako kahit minsan. Katulad ng minsang pagluluto ng pagkain para sa'yo. O kaya pag-aayos ng mga damit mo. Mambawi ko naman sa kabutihan mo. Clara, anong pambawi? Hindi mo kailangang bumawi. I just want you to live a happy life as my wife. Masasaya ako kapag hinahayaan niyo ako. Kahit minsan lang. Pakiusap pa ni Clara. Tiningnan ni Grayson si Butler Ben. Nagkibit-balikat lang ang matanda, kaya napabuntong hininga si Grayson. Alright, fine. Pumapayag ka na? Masayang bulalas ni Clara. Tumango si Grayson. Napatili tuloy sa saya si Clara at hindi sinasadyang napayakap kay Grayson. Hala, sorry. Wika ni Clara sabay atras. Umiwas ng tingin si Grayson. Basta minsan lang. I don't want you to get tired. Pwede ba yun? Ngiti ni Clara. Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa to. O siguro mabait ka lang talaga. Pero thank you so much. Biglang nagsalita si Butler Ben. Napakabuti talaga ng puso ng Master Grayson, my lady. Nakikita ko nga. Malawak ang ngiting sagot ni Clara. Umiwas naman ang tingin si Grayson na nahiya bigla. Mas pinag-igihan tuloy lalo ni Clara ang pagiging asawa kay Grayson. Sinasalubong niya ito lagi kapag umuwi galing trabaho at pinagluluto ng masasarap na pagkain. Here, abot ni Grayson kay Clara ng isang black card. Ano to? Nagugulat at nagtatakang tanong ni Clara. Your card. Gamitin mo kapag magsa-shopping ka. O kung may mga gusto kang bilhin, walang limit yan. Don't worry. Bakit mo ko binibigyan nito? Because you're my wife. Nalilitong sabi naman ni Grayson. I mean, hindi ko kailangan nito, Grayson. Wika ni Clara sabay balik ng car sa asawa. Clara, wala naman akong gustong bilhin. Kung meron man, makapagkain siguro na nabibigay naman ng mga katulong kapag hinihingi ko. Clothes, I'm sure gusto mong bumili ng mga damit. Ang dami ko pang damit na hindi nasusuot sa closet. Sobrang dami noon. Hindi ko pa kailangan ng bago. How about... Nag-isip si Grayson. Kumiti si Clara. Promise, wala talaga akong kailangan. Bumuntong hininga si Grayson ngunit kinuha pa rin ang kamay ng asawa at pinilit na ilagay doon ang card. Still, keep it. Para kapag may naisip kang gustong bilhin, pero... I'm your husband, Clara. You are my wife. And I am working hard to provide for us. Seryosong sabi ni Grayson. Napalunok si Clara. Okay. Pero bihira ko lang itong gagamitin, ha? Saka maghahanap ako ng trabaho. I don't care if you'll use it every hour. Malaya kang gawin ng lahat kahit ano. Walang kwenta ang yaman ko kung hindi mo naman gagalawin. I am working hard for you. Bumilis ang tibok ng puso ni Clara.
Ilang saglit silang nagtitigan at naistorbo lang yun nang biglang dumating si Nicolas. Galit na galit ito at malalaki ang hakbang na lumakad sa kanila palapit para lang kwelyuhan si Grayson at iangat mula sa wheelchair. Grayson! Bulalas ni Clara at agad na pumagit na. Ano na namang problema mo, Nicolas? Kunot ang noong tanong ni Grayson. Nicolas! Bitawan mo siya! Sigaw ni Clara at sinusubukang tanggalin ang kamay nito kay Grayson. Ngunit tinabig siya nito ng malakas, dahilan upang sumubsob siya sa sahig. Aray! Parang tanga naman to! Bakit pati ako? Nicolas! Saway ni Grayson na makita ang nangyari kay Clara. Damn you! Hindi pa ba sapat na pinatay ng mga magulang mo ang mga magulang ko? Ngayon pati ang kumpanya gusto mong agawin? Sigaw ni Nicolas si Grayson. Natigilan si Clara sa narinig at nanlalaki ang mga mata. Umigting naman ang panga ni Grayson, ngunit mahinahon pa rin ang kanyang mukha. Calm down. Sa labas tayo mag-usap. Humigpit ang pagkakakwelyo ni Nicolas kay Grayson. Sa labas? Bakit? Ayaw mong malaman ng asawa mo na anak ka ng kriminal, ha? Doon na napasinghap at napatakip ng bibig si Clara. Gulat na gulat siya habang pinagmamasdan ang dalawa. Nicolas, sabing sa labas tayo. Yes, Clara! Mamamatay tao ang magulang nitong lalaking inasawa mo. Wika ni Nicolas kay Clara. Hindi naman makapagsalita si Clara sa labis na gulat. Tinignan niya si Grayson ngunit yung uku lamang ito. Doon lang nang sink in kay Clara na kaya siguro inaaway at binubuli ni Nicolas si Grayson ay dahil dito. You don't deserve to live, asshole! Wika ni Nicolas kay Grayson at saka ito sinuntok. Napatili si Clara. Nicolas! Pati kumpanya gusto mong kunin sa akin. That company has nothing to do with the past. Kay Papa talaga yun. Kaya dapat lang na nasa sa akin, Nicolas. Wika ni Grayson. Muling sinuntok ni Nicolas si Grayson. Nang makita yun ay biglang natauhan si Clara. Tumayo siya at muling pumagit na. Tama na, Nicolas! Umalis ka na! Stop defending that killer's son! Walang kasalanan si Grayson! Sigaw ni Clara at umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nagulat si Nicolas doon, lalo na si Grayson na hindi inakalang ipagtatanggol siya ng asawa. What did you say? Galit na wika ni Nicolas. Walang kasalanan si Grayson. Ang kasalanan ng mga magulang ay hindi kasalanan ng anak. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Kung ayaw mong tumawag ako ng security at ipakaladgad kita palabas. Matapang na saad ni Clara. Nanlilisik ang mga matang tinignan siya ni Nicolas, pero hindi nagpatinag si Clara. Hanggang sa kusa ng mag-march sa paalis ang pinsan na yon ng kanyang asawa. Okay ka lang? Dulog ni Clara kay Grayson pag-alis ni Nicolas. I'm okay. Mahinahong sabi ni Grayson. Dumudugo ang labi mo. Kukuha ako ng ointment. Wika ni Clara at tumakbo para kumuha ng ointment. Pagbalik ay sinimulan niyang gamutin ang pumutok na labi ng asawa. Tahimik naman siyang tinititigan ni Grayson. Thank you. Sabi ni Grayson. Wala to. Sagot naman ni Clara. I mean, for standing up for me. Thank you for that. Ikaw ang unang babaeng gumawa nun para sa akin. At nagsabi ng mga bagay na yun. Mahinang sabi ni Grayson. Dahilan para matigilan si Clara. Totoo ba yun? Tanong ni Clara sa mga sinabi ni Nicolas. Yumuko si Grayson at tumango. I was in college when we all found out about that. Simula noon, galit na sa akin si Nicolas. Hindi niya naman mapagbayad si na mama at papa. Dahil pareho din silang namatay ng araw na yun. I'm sorry. Naaawang sabi ni Clara. Ayos lang. I know I deserve it. Grayson, hindi. Wala kang kasalanan dun. Hindi naman ikaw ang pumatay, hindi ba? Wala kang kasalanan. Ang mga magulang mo yun. Hindi ikaw. Giit ni Clara. Hindi na nakapagsalita si Grayson sa sobrang pagkamangha. Mabilis na tumibok ang kanyang puso habang kumikinang ang mga mata niyang tumitig kay Clara. Nahulog na siya sa asawa. Naaalala niya lahat ng pag-aalaga nito at ngayon, ang mga salita nitong walang kahit sinong nakapagsabi pa sa kanya. Pakiramdam ni Grayson, may nakakita na rin sa wakas ng halaga niya. Lahat kasi ng mga babaeng nakadate niya noon, kung hindi dahil naka-wheelchair siya,
o dahil gold digger. Ang madilim na sekreto naman ng pamilya nila na pinagkakalat ni Nicholas ang dahilan ng pag-iwan sa kanya ng mga ito. Bumiti si Grayson kay Clara. Let's go out for dinner. Tumigil si Clara sa ginagawa at takang tumingin sa kanya. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang mag-date tayo. Ayaw mo ba? Marahang tanong ni Grayson. Hindi. Gusto ko. Anong oras na ba? Kumikinang ang mga mata at nagmamadaling saad ni Clara sa sobrang excitement. Tumawa naman si Grayson at pag-alis ni Clara ay napangisi sa saya na nararamdaman. Gabi-gabi na silang kumakain sa labas mula noon. Sinusubukan ni Grayson na mas kilalaning lalo ang asawa. Habang si Clara naman, ine-enjoy lang lagi ang mga pagkain. Hindi napapansin ang mga pagpaparamdam ni Grayson sa kanya. Good morning! Nahihiyang bati ni Clara kay Grayson. Magkatabi sila sa kama, natutulog, at hanggang ngayon ay tinutupad pa rin ni Grayson ang pangako kay Clara na hindi siya nito gagalawin. Good morning. Namamaos na sagot pabalik ni Grayson. Nakapikit pa rin ito pero nakangiti. Ay! Tili ni Clara nang bigla siyang hinila ni Grayson palapit at niyakap. Day off na mga maid ngayon. Should I cook for you? Tanong ni Grayson. Ha? Ako magluluto. May inaral akong recipe. Gusto kong ipatikim sa'yo. Nakangiting sabi ni Clara bago bumangon. Matulog ka pa. Napuyat ka kagabi sa work mo eh. Magluluto na ako. Pagtangu ni Grayson ay nagmamadaling nang hilamos muna si Clara sa banyo bago tuluyang bumaba. Samantala, natulog naman ulit si Grayson. Pero maya-maya lang ay nagising lang din siya nang may maamoy na kakaiba. Bumangon si Grayson at pagdilat nakitang may usok na pumapasok sa loob ng pinto. Napabangon siya kaagad. What's happening? Bulong niya at kaagad na umupo sa wheelchair. Tinulak niya ang sarili patungo sa elevator at pagbaba sa first floor, nakita niyang sobrang kapal na ng usok at mula yon sa kusina. Binundol ng kaba ang kanyang puso. Clara! Tarantang sigaw niya. Grayson! Umuubong sagot ni Clara sa loob ng nasusunod na kusina. Grayson! Nandito ako! Tulong! Wala nang pagdadalawang isip na tumayo si Grayson mula sa wheelchair at nagbuhos ng tubig sa katawan bago tumakbo papasok sa kusina. Nakita niya si Clara sa loob na nakatayo at may malay pa rin pero nahihirapan na sa paghinga at panay ang pag-ubo. Clara! Sigaw niya sabay lapit. Grayson! Naiiyak na tawag naman ni Clara. Pero nang makitang nakatayo si Grayson gamit ang sariling mga paa, nanlaki ang kanyang mga mata. Ikaw? Hindi niya matapos ang gustong sasabihin sa sobrang gulat. Gustong mag-explain ni Grayson pero hindi naman yun ang tamang oras para gawin yun. Kaya binuhat niya na muna si Clara at nilabas ng bahay. Paglapag niya kay Clara sa may bench katabi ng gate, mabilis niyang chinek ang katawan ng dalaga. Are you okay? Parang mamamatay sa kaba na tanong ni Grayson. Tumangu-tangu si Clara. Umiiyak. Okay lang ako. Thank God. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Grayson bago hinila si Clara para yakapin ng mahigpit. You scared me. Akala ko mawawala ka na sa akin. Sorry. Bigla na lang may apoy sa kusina. Hindi ko alam kung anong nangyari. Sorry. Sorry. Umiiyak na sabi ni Clara. Clara. Shh. Ang importante okay ka. Umiling-iling si Clara. Umiiyak pa rin. Master! Biglang dating ni Butler Ben. Parating na ang ambulansya at fire truck. Tumangu si Grayson at muling hinigpitan ang yakap kay Clara. Si Clara naman ay unti-unting nawala ng malay. Clara! Clara! Nag-aalalang tawag ni Grayson. Sinugod agad sa ospital si Clara pagdating ng ambulansya. Mabuti na lang ay hindi naging malala ang sitwasyon niya. Binantayan siya ni Grayson at never itong umalis kahit saglit sa magdamag. Master, uuwi po ba kayo? Tanong ng matandang Butler Ben. Hindi. Sagot ni Grayson. Hawak-hawak ang kamay ng tulog na si Clara. Makahulugang ngumiti si Butler Ben. Master, may nararamdaman na po ba kayo kay Ma'am Clara? Kumunot ang noon ni Grayson. Ano? Pumasok kayo sa nag-aapoy na kusina na yon kahit alam niyong mapapahama kayo. Ben, asawa ko si Clara. Gusto mo bang pabayaan ko na lang siya dun?
Hindi sa ganoon, Master. Pero hindi kasi ganoon ang pagkakakilala ko sa inyo na gagawin mo. Mas uunahin mo pang magtawag ng tauhan para sagipin siya. Pero kayo mismo yung kumilos. Umiwas lang ng tingin si Grayson at hindi nakasagot kahit alam niya naman ang totoo. Nahihirapan siyang aminin yon sa butler niya. Importante na sa inyo si Lady Clara. Nakita niya na rin ang totoo na nakakalakad naman talaga kayo. Plano mo po bang sabihin sa kanya ang totoo kapag nagising na siya? Bumuntong hininga si Grayson. Wala naman akong choice. Gumisi si Butler Ben. Masaya akong makita kang masaya ngayon, Master Grayson. Butler niyo na ako mula pa nung 5 taong gulang ka pa lang. Nakita ko kung paano ka unti-unting naging malamig sa lahat. Pero ngayon, nagiging malambot ka na ulit. Hindi ka na ganoon kalamig, lalo na kay Lady Clara. Ben, saway ni Grayson. Nangyari ang lahat simula nung makilala niyo si Ma'am. Kuhanin mo na ako ng mga damit sa bahay. Gusto ko nang maligo. Pag-iiba niya ng usapan, nag-iinit ang parehong tenga sa hiya. Bungis-ngis ang matanda. Sige po, Master. Nagpakawala ng malalim na hininga si Grayson pag alis ni Butler Ben. Habang naghihintay ng pagbabalik ng butler ay pinagmamasdan niya si Clara. Hinahawi ang ilang hibla ng buhok nitong tumatakip sa mukha at kapag uupo na siya ulit ay hahalikan niya ang likod ng palad nito. Master, ang damit niyo! Napatalon sa gulat si Grayson at mabilis na nilingon si Butler Ben. Ang bilis mo naman! Ngumiti si Butler Ben. 30 minutes po akong nawala, Master. Mabilis na ba yun? Napakamot na lamang ng ulo si Grayson bago kinuha ang paper bag na dala nito. I'm going to take a bath. Sige po, labas po muna ako. Tumango si Grayson. Habang naliligo si Grayson sa CR sa loob ng private room, nagising na si Clara mula sa isang araw na pagtulog. Nakahawak sa masakit na lalamunan. Bumangon si Clara at nagpalingalinga sa paligid. Nasa ospital ako? Bulong niya. Nagtataka pa siya noong una kung bakit nasa ospital siya. Hanggang sa naalala niya ang lahat. Ang sunog at ang pagsangip sa kanya ni Grayson. Si Grayson? Nakita kong tumakbo si Grayson. Totoo ba yun o imahinasyon ko lang? Wika niya. Mamaya ako naiisipin. Naiihi na ako. San bang banyo dito? Tumayo siya at naglakad patungo sa isang pinto. Hindi iyon nakalak kaya mabilis niyang binuksan. Kaya lang pagtulak niya noon at pabukas, bumungad sa kanya ang hubot-hubad at nagsashower na si Grayson. Ah! Malakas na tinig ni Clara. Napadilat si Grayson at nanlalaki ang mga mata na makita si Clara. Clara! Oh my God! Wika ni Clara at mabilis na tumalikod. Sorry! Lumabas si Clara at sinarado ang pinto. Sobrang init ng mukha niya. Umaabot sa liig. Oh my God! Wala akong nakita! Wala akong nakita! Paulit-ulit na sabi niya kahit nakita niya naman talaga lahat. Agad naman ang lumabas si Grayson. Nakabihis na ito at nakatingin kay Clara. Uminit lalo ang buong mukha ni Clara. Grayson? Yung apoy? Yung sunog? Okay ka na ba? Hindi ka dapat bumangon pa. Okay na ako. Naiihi lang ako eh. Tumabi bigla si Grayson sa may pintuan. Sige na, pagkatapos mag-uusap tayo. Tumango si Clara at tali-daling pumasok ng banyo. Paglabas niya, nakaupo na sa may kama si Grayson. Anong pag-uusapan natin? Naiilang na tanong ni Clara. Hindi niya kayang tingnan ng maayos si Grayson dahil naaalala niya ang hubot-hubad na imahe nito kanina. Pumikit ng mariin si Clara at pinilig-pilig ang ulo. Ano ba to? Ang bastos ko na. Sa isip-isip niya. Come here. Marahang ang sabi ni Grayson. Lumapit si Clara pero hindi sapat kay Grayson ang distansya nila. Hinawakan ni Grayson ang kamay ni Clara at mas lalong hinila palapit. Hanggang sa napaupo na si Clara sa kanyang kandungan. Grayson! Niyakap ni Grayson si Clara at sinubsob nito ang mukha sa liig. Pinag-alala mo ako ng sobra, Clara. Para akong mamamatay nung nakita kita sa gitna ng apoy. I'm sorry. Guilty na sagot ni Clara. Bigla na lang may apoy.
Iniwan ko lang saglit. Humigpit ang yakap ni Grayson sa kanya. I'm so glad you're safe. Hindi ko kakayanin kapag napahama ka pa ulit. Please, maging maingat ka na sa susunod. O kaya huwag ka nang aalis sa tabi ko. Grayson, nagugulat na sambit ni Clara. Para na rin sasabog ang puso niya sa bilis ng tibok nun. Oo nga pala. Nakakalakad ka na? Paano nangyari yun? Okay na ang binti mo? Umatras ng bahagya si Grayson para magkatinginan sila. Okay siya. Hindi naman siya kailanman naging hindi okay. Ha? Hindi totoong hindi ako nakakalakad. Ha? Halos lumuwa ang mga mata ni Clara. Hindi totoo? Ano yun? Nagpanggap ka lang? Yes. Bakit? Hindi agad nakasagot si Grayson. Grayson! I apologize for keeping the truth from you for so long. Wala namang kaso sa akin kung hindi mo sinabi ang totoo. Alam kong may rason ka. At kung ayaw mong sabihin sa akin ngayon kung ano yung rason mo, okay lang. Okay lang. Naiintindihan ko. Namungay ang mga mata ni Grayson habang nakatingin sa asawa. Hindi na niya kayang magtago pa dito. Nung nalaman namin ni Nicholas ang tungkol sa krimen ng mga magulang ko, nagtalo kami habang nasa sasakyan. Pareho kaming naaksidente. Minor injury lang yung sa kanya. Samantalang sa akin, malalang injury sa binti. Hindi ako nakalakad ng higit isang buwan. Sabi niya, dapat lang sa akin yun. Kabayaran sa ginawa ni na mama at papa sa papa niya. Sobrang malapit kaming dalawa ni Nicholas sa isa't isa. Pero pagkatapos nun, ang laki na ng galit niya sa akin. Naiintindihan ko naman. Grayson, nung sinabi niya na sana matuluyan na lang akong hindi makalakad, naisip ko tama siya. Sana matuluyan na lang ako. Ang laki ng atraso ko sa kanya. Alam ko kung gaano kasakit mawala ng mga magulang. At alam ko ring doble ang sakit nun sa kanya dahil mismong tito niya ang pumatay sa tatay niya. Hindi ko kayang makita si Nicholas sa sobrang guilt. Hinawakan ni Clara ang mga kamay ni Grayson habang nakikinig. Nagpatuloy naman si Grayson. Kaya nung sinabi ng doktor na posibleng makalakad pa ako muli, wala akong pakialam. I was even disappointed. Bakit nakakalakad pa ako? Dapat hindi na. Deserve kong hindi makalakad. Kabayaran sa mga nagawa ng magulang ko. At para na rin gumaan kahit papano ang loob ni Nicholas. He's hurting already. At alam kong hindi na ako makakalakad. Matutuwa siya kahit papano. Dahil karma nga naman. Kaya nilihim ko sa lahat ang totoo. Nanatili ako sa wheelchair. At bala kong manatili dun hanggang sa mamatay ako. Bumuhos ng luha ni Clara sa mga narinig. At napahikbi siya na makita ang pagtulo ng luha ni Grayson. Habang magkukwento, ramdam na ramdam niya ang sakit na dinadanas ng asawa. I'm sorry. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Clara at niyakap si Grayson. Hindi mo kasalanan lahat, Grayson. Literally, I know. But because of our ruined relationship, Clara, I know I deserve this. Umiling-iling si Clara. Umiiyak pa rin. Hindi, Grayson. Hindi mo deserve to. Nasasaktan ka rin. Tama na yun. Alam kong hindi rin madali sa iyong lahat. Please, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Basang-basa na ang mukha ni Grayson sa mga luha. Pinunasan yun ni Clara. 15 years. 15 years ka nang nagpapanggap na lumpo. At nasa wheelchair ka lang palagi. Tama na yun, Grayson. Sobra-sobra na nga. Wala kang kasalanan. Patuloy na kumbinsi ni Clara. Hindi nagsalita si Grayson. Pareho silang umiiyak. Maya-maya ay sinubukan na nilang ikalma ang mga sarili. Tiningnan ni Grayson si Clara habang pinupunasan nito ang tuyong mga luha sa mukha niya. Di nagtagal, hinuli niya ang mga kamay nito. Natigilan si Clara at napatingin sa kanya. Bakit? Hindi umimik si Grayson. Pero dumukwang ito palapit at walang ano-ano may hinalikan siya nang may pagkasabik.
Kaagad namang nagpaubaya si Clara hanggang sa hiniga na siya ng asawa sa hospital bed. Nang bumaba ang halik ni Grayson sa kanyang liig, tumigil ito saglit at tinitigan siya na tila ba humihingi ng permiso. Dahan-dahang tumango si Clara. Yun ang naging hudyat ni Grayson upang muli siyang siilin ng halik. Paghubad ni Grayson ng damit, bumangon muna ito at nagtungo sa pinto para ilock yun. Pagkatapos ay muling bumalik kay Clara. At doon ay hinayaan nila ang apoy ng pag-ibig ang kumontrol ng kanilang isipan at mga katawan. Simula nun ay tila totoong mag-asawa na silang dalawa. Kapwa may nararamdaman na sa isa't isa at kahit walang umaamin, parang may pagkakaintindihan na sila pareho. Naging extra sweet si Grayson kay Clara at naging clingy na. Madalas itong mag-text kay Clara habang nasa trabaho at dahil never pa nagkaka-boyfriend si Clara ay medyo overwhelmed pa siya at kilig na kilig. Dahil rin sa mga sinabi ni Clara sa ospital, nagsimula nang maglakad si Grayson at hindi na ginamit pa ang wheelchair. Gulat na gulat ang lahat, lalo na si Nicholas. Kailan ka pa nakakalakad? Gulat na tanong nito. Nanlalaki ang mga mata. Matagal na. Months pagkatapos ng aksidente. Ilang saglit bago nakapagsalita sa gulat si Nicholas. Nagpanggap ka? Hindi umimik si Grayson. You fooled us! Galit na sabi ni Nicholas. Para ano? Para kaawaan ka at matabunan ang ginawa ng mga magulang mo? Nagpanggap siya dahil yun ang gusto mo. Hindi na napigil ang sabi ni Clara. Clara! Saway ni Grayson. Hindi eh! Wala ka naman ng kasalanan, pero pinipilit lagi nitong pinsan mo. Nicholas, nanatili na lang si Grayson sa wheelchair para damayan ka. Imagine, 15 years na pwede namang makalakad pero pinili niyang hindi dahil sobrang guilty siya kahit wala naman siyang kasalanan. Para kahit papano, siyang umako ng parusa kahit hindi naman dapat. Para lang masatisfy ka sa galit mo sa kanya na wala namang katuturan. Pag-burst out ni Clara. Clara, that's enough. Wika ni Grayson at hinawakan na ang kamay ni Clara. Hindi nakasagot sa sobrang gulat ni Nicholas. Sana tigilan mo na si Grayson. Dagdag pa ni Clara. Wala siyang kasalanan dito, Nicholas. Nasaktan ka at siya rin. Pagkatapos nun ay hinila na ni Grayson si Clara palayo. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang lahat para sa dalawa. Hindi na ulit ginulo ni Nicholas ang buhay nila pareho, kaya akala ni Clara, maganda na ang takbo ng lahat. Ma'am Clara, nasa labas po ang mama at mga kapatid niyo. Sabi ng isang kasambahay kay Clara, habang abala siya sa pagtupi ng mga damit. Si mama? Opo. Saglit na sumagi sa isip ni Clara na baka dumating ang mama at mga kapatid niya dahil nalaman nito ang nangyari sa kanya. Baka worried ang mga ito. Pero inalis niya rin agad yon sa isip niya. Ayaw niyang umasa. Bumaba siya at sa living room ng bahay ni Grayson, nakita niya ang mama at mga kapatid na sina Nika at Justin. Mama! Anya at niyakap ito. Hi ate! Ngiting-ngiting sabi ni Nika. Medyo nagulat si Clara. Never siyang tinawag ng kapatid na ate. Clara! Wika ng kanyang ina. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Po? Ah, nakakalimutan ko pong i-check ang phone ko. Bakit mo naman kinalimutan? Alam mo bang halos mapudpud na mga daliri ko sa kakatawag sa'yo, ha? Anong silbi ng cellphone mo? Napalunok si Clara at napayuko. Sorry, mama. Clara, totoo bang nasunugan kayo dito? Tapos dinala ka daw sa ospital? Tanong ni Justine. Medyo natuwa si Clara sa takbo ng usapan. Oo, okay naman na ako. Huwag kayong mag-alala. Sino naman nagsabi nag-alala kami? Natawa si Nika. Napawi agad ang ngiti ni Clara. Tinitigan niya ang ina na nakangiwing pinagmamasdan si Nika. Nang bumaling sa kanyang ina, umiti ito. Clara, baka naman may pera ka dyan. Siguradong binibigyan ka ng asawa mo. Baka naman pwedeng ibigay mo na lang sa amin yun. Ito kasing mga kapatid mo. Ang daming hinihingi para sa mga subjects nila. Tila nabingi na si Clara sa mga naririnig. Nasa harap niya ang ina at nagsasalita pero wala siyang marinig. Tila hindi siya nakikinig. Parang nawawarak ang puso niya. Ibig sabihin, hindi pumunta ang pamilya niya para kumustahin siya, kundi humingi ng pera.
ni hindi sila nag-alala sa kanya. Parang nauupos na kandila si Clara habang iniisip yun. Sa isang iglap, bigla siyang napagod. Pagod na pagod. Pagod sa nakakainsultong tawa ng mga kapatid at sa kawalan ng pakialam ng sariling ina. Clara! Nakikinig ka ba? Nagtiimbagang si Clara. Wala akong mabibigay ngayon, ma. Sorry. Wala? Paanong wala? Tumaas bigla ang boses ng mama niya. Paanong wala kang mabibigay? Hindi ka binibigyan ng asawa mo? Imposible yan. Baka ginastos niya, ma. Wika ni Nika. Ginastos mo? Clara, sana imbis na ginastos mo, pinadala mo na lang sa amin. Hindi mo man lang kami iniisip. Kapag nagtrabaho na ako, ma, magbibigay ako. Kailan pa yan? Bakit kasi hindi mo na lang binigay sa amin yung pera ng asawa mo? Ma, hindi pwede. Ano na lang ang iisipin ng iba sa akin? Na hinuhututan ko ng pera si Grayson? O eh ano naman? Eh iyon naman talaga ang dahilan kaya pinakasal kita sa kanya. Para kuhanan mo ng pera. Ang hina talaga ng utak mo, no? Wala kang kwenta kahit kailan. Ganun na nga lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa ng maayos? At saka ano bang pakialam mo sa iisipin ng ibang tao? Nalaglag ang panga ni Clara. Sa susunod, huwag mo nang gagastusin yung perang binibigay niya sa'yo. Ibigay mo na lang sa amin. Napalunok si Clara. Saglit na natulala bago umiling ng mariin habang nakatitig sa ina. Sorry, ma. Pero hindi ko na kayo mapagbibigyan sa gusto niyong yan. Sobrang bait ni Grayson sa akin. Ayoko siyang abusuhin. At saka nakakalimutan niyo na ba? Pinakasal niyo ako sa kanya dahil sa utang ng pamilya natin sa kanila. Tapos ay yung kasal na kami? Huhututan niyo siya? Hindi bangko ang asawa ko, ma. At mas lalong hindi ako gold digger. Wow, Clara! Porke buhay rin na ka na dito, ganyan ka na? Kakalimutan mo na kami? Wika ni Nika. Hindi ko kayo kinalimutan, Nika. Tinatama ko lang yung mindset niyo. Manahimik ka. Nagdadahilan ka lang eh. Mamamatay na kami yung image mo pa sa asawa mong importante sa'yo. Hindi mo man lang kami iniisip. Napatiimbagang si Clara. Ako pa ngayon ang hindi kayo iniisip? Nika, buong buhay ko kayong laging una kong iniisip kapag nagdidesisyon ako. Kayo, kailan niyo ako naisip? Muntik na akong mamatay sa sunog. Pero ang pinunta niyo pala dito ay dahil sa lintik na perang yan. Tapos tinawanan mo pa ako? Anong pakialam namin sa'yo? Nagulat si Clara sa sinabi nito. Alam naman niya yun noon pa, pero ang marinig mismo mula sa kapatid, yun na ang pinakamasakit sa lahat. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, at wala pang isang segundo ay bumuhos ang mga yun. Parang trigger ang sinabi ni Nika para bigla niyang maalala lahat ng mga masasakit na salitang natanggap niya mula sa sariling pamilya. Lahat ng pang-aabuso, pananakit mentally at physically, ang pang-aalila na tila ba hindi kadugo, pakiramdam niya, punong-puno na siya. Ayaw na niya. Ayaw na niyang ganun. Pigil ang hiningang itinuro ni Clara ang main door ng bahay. Kung wala pala kayong pakialam sa akin, umalis na lang kayo. Kalmado ngunit nagtitimping anya. Ang kapal talaga ng mukha mo! Sigaw ng mama niya. Pagkatapos kitang pakainin, palakihin at pag-aralin, ganyan ka na? Wala kang utang na loob. Kahit kailan hindi ako naging grateful sa buhay na pinagkaloob niyo. Sagot niya pabalik. Tama na, ma. Ayoko na po. Pagod na akong intindihin kayo. Naiintindihan kung hindi niyo ako kayang mahalin bilang anak niyo. Pero sana bilang tao man lang, tinato niyo ko ng maayos. Pero hindi. Nagawa niyo pa akong ibenta sa ibang tao na parang hayop. Kaya ngayong natikman ko na ang buhay na masaya at hindi inaalipusta, patawad kung ayoko nang bumalik sa dati. Walang hiya ka! Akmang pagbubuhatan siya ng kamay ng ina, pero sa daming beses na siyang sinampal nito, alam na niya ang bilis nito kaya agad niya itong napigilan. Kasasabi ko lang, hindi ba? Ayoko na. Kaya hindi ko nahahayaang pagbuhatan niyo pa ako ulit ng kamay. Anya, sabay tapon sa kamay ng ina. Ah, ganun. Eh, eto.
Singit ni Nika na biglang sumugod at hinila ang buhok niya. Nika! Gulat na bulalas ni Justin. Gumanti naman agad si Clara. Hindi tulad ng dati na hindi. At imbis na umawat ang kanilang ina, ay nakisali pa ito at sinabunutan din si Clara. Ma! Tumigil kayo! Awat ni Justin. Clara! Tawag ni Grayson, nakakalabas lang ng elevator kasama si Butler Ben at ganun ang naabutang tagpo ng magpamilya. Mabilis silang tumakbo ni Butler Ben para tumulong sa pag-awat. Niyakap niya si Clara at inilayo sa dalawa. Bitawan niyo ako! Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Agresibong sabi ni Nika na nagpupumiglas pa. Samantalang si Clara naman ay kaagad na huminahon ng kaunti at inayos ang buhok. Napamura si Grayson na makitang may mga sugat sa braso ang asawa sa kalmot ng mag-ina. Gosh! Bulong ni Grayson. Napalunok si Clara at mabilis na tinago ang braso na hawak-hawak ni Grayson. Ngunit huli na ang lahat. Nagdilim na ang tingin ni Grayson. Ang kapal ng mukha mo, Clara! Porke nakaangat ka na sa buhay, tinataboy mo na kami ngayon? Sigaw ni Nika. Hindi ko naman sana kayo itataboy, Nika. Pero pagkatapos nitong ginawa mo, hindi ko na kayo kayang pakisamahan ulit. Ang kapal mo? Kami ang naglagay sa'yo sa posisyon mo. Eddie, thank you! Sarkastikong sagot ni Clara. Thank you dahil pinakasal niyo ako kay Grayson. Kaya ngayon na-realize ko na yung worth ko bilang tao. Na-realize kong pagod na akong magpaalipusta sa inyo. Na-realize ko ang trauma at sakit ng lahat ng inabot ko buong buhay ko dahil sa inyo. Susugod na sana ulit si Nika kay Clara, pero nahila na ni Grayson ang asawa patungo sa likuran. Si Grayson ang nanlilisik ang mga mata sa galit na humarap kay Clara. Enough! Saktan mo pa ulit ang asawa ko. Ako mismo ang magdadala sa inyo sa impyerno. Umalingaw-ngaw ang tila kulog sa lakas na boses ni Grayson. Natigilan at namutla si Nika. Ganon din si Justin at Lourdes. Alam kasi nila kung gaano ka makapangyarihan si Grayson at kung ano ang mga kaya nitong gawin. How dare you hurt my wife in my own house? Sabi pa ni Grayson. Shut up! I've had enough of you. Pinalampas ko lahat ng alam kong ginawa niyo sa kanya. Dahil labas na ako dun. But this is too much. Hinding-hindi ko na to palalagpasin. You dared to hurt her dito pa mismo sa pamamahay naming dalawa. Mabilis na lumuhod sa takot si Lourdes. Grayson, patawarin mo kami. Sa akin ka pa talaga humingi ng tawad. Kay Clara niyo dapat ginagawa yan. Napalunok si Lourdes. Umiiral pa rin ang pride kahit takot na takot na. Ayaw humingi ng sorry kay Clara. Nagkatinginan sila ni Clara ngunit masamang tingin lamang ang binigay niya sa anak. Guards, ilabas niyo sila dito. Dalhin niyo sa presinto. Utos ni Grayson nang dumating ang mga security. Clara! Biglang nagmamakaawang tawag ni Nika. Clara! Tulungan mo kami, Clara! Magkapatid pa rin tayo! Magkapatid? Paklang tumawa si Clara. Ngayon, magkapatid na tayo. Hindi niyo ako tinuring na kapatid kahit kailan. Clara! Ilang tawag pang ginawa sa kanya ng mga kapatid, ngunit tumalikod na lang siya at nagbingi-bingihan kahit kumikirot ang puso. Are you okay? Mahinahong tanong ni Grayson. Don't worry. They won't hurt you anymore. Ako nang bahala. I love you. Doon, bumuhos ang luha ni Clara at niyakap ang asawa. Kaagad siya nitong niyakap pabalik at inalo. Hindi siya makapaniwala. Sa wakas, ay nagawa niya ring lumaban sa sariling pamilya. Dalawang dekada siyang nagtiis at umintindi. Pero totoo ngang hindi talaga panghabang buhay ang lahat. Lahat ng bagay ay may hangganan din. Nauubos din ang pasensya kahit akala mo hindi. Napapagod din ang mga tao sa paulit-ulit na mga pangyayari. Hindi permanente ang pagpapaalila. Hindi permanente ang pagpapasensya. At kapag talaga nasagad na, hindi na maibabalik sa dati ang lahat. I'm so proud of you. Wika ni Grayson sabay marahang hawi sa takas na buhok ni Clara. San ka galing? Tanong ni Clara. Nasa isang private beach sila ngayon na pag-aari ni Grayson at nakaupo sa picnic blanket. Umalis kasi saglit si Grayson at nang mapag-isa ay tumulala si Clara sa dagat. Inisip ang lahat ng mga nangyari sa kanila. Diyan lang, inutusan ko si Butler Ben.
para huwag muna tayong istorbohin. Sagot ni Grayson at tiyakap siya. Napangiti si Clara sa pagiging clingy ng asawa. Thank you, Grayson. For what? Tanong ni Grayson habang hinahawakan ang kamay niya. Sa lahat. Ang dami kong na-realize simula nang dumating ka sa buhay ko. Me too. Sagot ni Grayson at ngumiti. I guess we really meant for each other because of that. Ang dami nating realizations together. At tayo pa ang naging strength ng isa't isa. Kaya nga, sabay bungis-ngis ni Clara. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, siguradong nandun pa rin ako sa buhay ko noon. Hindi pa rin ako makakatakas kina Mama. Kung hindi rin kita nakilala, I'm sure I'm still on my wheelchair until now. Wika naman ni Grayson at hinalikan ang likod ng palad ni Clara. Kapag iniisip ko yan, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naiiyak ako na ewan. Ang saya lang kasi never ko namang hiniling kay God pero binigay ka niya sa akin. Are you willing to marry me in front of him again, though? Natigilan si Clara. Ha? Huh? Biglang nilabas ni Grayson ang ring box na kanina niya pa tinatago sa bulsa niya. Napasinghap at napatakip ng bibig si Clara bago agad namuo ang luha sa mga mata. Grayson, ano yan? Kasal na tayo, diba? Wika ni Clara, naiiyak at natatawa. I know, pero gusto kong magpakasal tayo ulit. Kasal dahil mahal natin ang isa't isa. Grayson, I love you, Clara. Hulog na ako sa'yo. Sa kabaitang tanglay mo, sa sweet at caring personality mo. Wala sa plano pero gustong gusto ko tong pakiramdam na to. Gusto ko tong mahal kita at alam kong hindi na ako makakaahon pa. So, will you marry me again? Bakit ba tinatanong mo pa? Papakasalan kita kahit buwan-buwan pa yan, Grayson. Lumuluha at natatawang sagot ni Clara. Nagliwanag ang mukha ni Grayson at nagmamadali niyang sinuot kay Clara ang diamond ring bago ito niyakap ng mahigpit. I love you. I love you so much. Sige, buwan-buwan tayong magpapakasal. Hoy, joke lang yun. Well, I'm not kidding here. Handa kong gawin yun, basta ikaw. Nagpakasal ulit sina Clara at Grayson 5 buwan pagkatapos noon. At sa kasal, malaki na ang siya ni Clara. Dinadala ang unang anak nilang dalawa. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tanong ni Grayson kay Clara. Tinitignan ang bagong luwal nilang anak. Graciela. Graciela Clarity Valle. Hindi naman halatang galing sa pangalan niyo pareho, no? Saka pahihirapan niyo naman sa pagsusulat ng pangalan ng pamangkin ko. Reklamo ni Nicholas na nakaupo sa couch ng hospital room. Nagkaayos na si Nicholas at Grayson at naging best buddies na ulit silang magpinsan. Humagikik si Clara. Ma-appreciate niya rin yan paglaki. Ang ganda kaya pag unique ang name. I really can't understand women's mindset. Iling-iling ni Nicholas. Grayson, no? Nakangusong sumbong ni Clara. Nicholas, get out. What? Ayaw ka makita ng asawa ko. Bakit hindi ka maghanap ng asawa mo? Palagi ka nalang nakadikit sa amin. Kulang na lang sa bahay ka namin tumira. Namiss ka raw kasi niya ng sobra, Grayson. Asar ni Clara. Ewan ko sa inyo. Sabay tayo ni Nicholas at nagdadabog na lumabas. Nagkatinginan sina Grayson at Clara at sabay na nagtawanan. Simula nun, anumang pagsubok at mga problema ang dumaan sa buhay nilang dalawa, laging at the end of the day ay nakangiti silang umuwi sa bising ng isa't isa. Wakas! Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag na huwag po kayong magsasawang abangan ang mga storyang puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.